What's up mga tol? Singsonmeister here again. At ngayon magre-review tayo ng Kickstarter McFarlane Classic Spawn. Ngayon ito yung box nila, ito yung McFarlane na nilabas recently sa Mortal Kombat 11. So ngayon, itong box na nasa likod nyo ay naglalaman ng Kickstarter version ng remastered Classic Spawn. So alisin muna natin to si MK11 Spawn. Tapos, focus muna tayo dito. So, itong box na to, outer sleeve pa lang to. So, ayan yung figure, ay yung box. Yan lang ang nakalagay dyan, yung date. Tsaka isang malaking Spawn na branding dito. Tapos, hangat natin siya. Yan. So, ito naman ang inner box niya. Na logo lang ni Spawn ang nakalagay. Ano pa ba nandito? Mukhang sa kabila, walang nakalagay. Wala rin nakalagay sa likod nito. So, sa ilalim, yan lang, barcode. Ano naman. So, buksan na natin siya. Oh, shit. Ayun, ayun ako. So, pag binuksan pala natin ito, meron siyang certificate of authenticity. Ayan. Mukhang gawa lang sa recto, no? Ang kaya sa recto. Tapos, itong Spawn Masterworks comparison checklist. Oh. Ayan. So, yan ako. Ayos, diba? So, angat lang natin sa plate. Ito yung mga extra accessories niya na included. Meron siyang dagger, necroblast effect, claymore, at yung alternate head niya. So, yan. Send ako. Ayan si Spawn. So, ngayon at tuwin lang natin saglit. Not a toy. Pasinjue. Es un juete. So, eto na siya out of the box. Kasama nung galing pala doon sa inner box. So, meron pa isang clamshell packaging. So, ayan. Tignan nyo. Maganda, di ba? Itong release na to ay limited lang sa mga Kickstarter backers. So, kung isa ka sa mga backer noon, kagaya ni shoutout nga pala kay JJ Layson na yung unang video ko nitong Spawn na to ay galing sa kanya. Ito personal ko na to kasi naingit ako sa item niya kasi sobrang ganda. So, ito na to ay isang Kickstarter exclusive na makukuha mo lang through Kickstarter pag naging backer ka. Ang original price nito was parang $90, tas meron pa siyang iba't ibang tier. So, itong lowest tier na binigay, ito lang yung figure, makukuha mo, tsaka yung accessories na pinakita ko kanina. So, 360 muna tayo. Oops. Ayan siya sa side. Harap. Side ulit. Likod, wala sa likod. Itong figure na to, nabuksan ko na to. So, in-enjoy ko na siya. At masasabi ko na lang na maganda siya. Oh, sige, pwede na kayong huli sa video. Pero wag muna. Sayang naman yung ano. Para makita nyo rin. So, yeah. Buksan na natin. Kung naghahanap ka ng Spawn, marami namang options. Meron to. Mortal Kombat 11. Based siya dun sa game na Mortal Kombat 11 na. Tapos, medyo modern na yung look niya kasi yung kanyang yung kanyang skin. Parang symbiote alien texture blah niya. Hindi ko naman tawag yan eh kasi hindi talaga ako fan ng Spawn. Nagkaroon ako nito nung bata ako, binibili ng papa ko, sobrang dami, angas kasi ng design eh. Eh di ako nagbabasa noon ng comics, di ko rin siya napapanood. Pero napakalaking impact ng design niya at ng laruan na to, na memory ko nung pagkabata ako. Ayan. Yung katawan niya ay parang sculpted eh, na may mga sculpted ano siya. Texture. So itong classic wala. Smooth siya. Mamaya check natin. So ito muna yung comic. Exclusive na reissue ng Image number 1. So, ano nga ba itsura nito? Tara, buksan natin. So, opinion ko, ito ang pinakamagandang McFarlane Spawn. At hindi, ito ang pinakamagandang McFarlane release. So, may kanya-kanya naman tayong opinion, pero ito, dito niya mukhang binuhos ang lahat ng kanyang production, kumbaga.
focus siya rito. Buong buo. So yan, nag-skim lang ako sa mga pages kasi plano ko siyang itago at display. So sa likod meron siya nung classic na yung back sa card. Card back 'yun. So ayan, Todd Toys pa yung pangalan niya rito, hindi pa siya McFarlane Toys. Oh. Yan. Kung naabutan niyo 'yan, pag-asawa na kayo. So ayan, bubuksan na natin 'to, tabi muna natin 'to. So like I said, open na talaga 'to. Binuksan ko siya kasi gusto kong malaman kung ano ba talaga ang special sa kanya. Nakahawak naman ako nito kay JJ pero hindi ko siya nalaro dahil personal niya yon at magkaiba kami ng pandudurog sa laruan. So ayan, dual clamshell pa rin siya, may clamshell siya eh, no? May takip. So pag unawas natin yan, ayan, nag slide na. So na nabuksan na. Ayos, diba? Abasan natin. So ano bang meron siya rito? Foam, syempre. Foam insert. Tsaka yung kanyang stands. So yan, tagalin natin to. Ito yung rifle nya. Isa natin tanggalin, ha. Ayan, angas, diba? Oh shit. So ang kwento rito sa Kickstarter na to, yun nga, kagaya nung kinukwento ko nung una. Tapos after nun, hindi na sila naglabas. Kasi nga, exclusive na lang siya, kagaya ng sabi ko. Nung nilabas to, ang dami na naghabol kasi maganda raw itong figure. Nung una kasi iffy sila kasi syempre, McFarlane, knowing McFarlane, eh, alam nyo naman yung mga dating product niya, hit and miss. Ngayon naman, sobrang ganda. So, nag-triple yung presyo nito. From 4,000, naging parang, kano ba siya? 14,000 to 6,000 na siya ngayon dito sa Pilipinas. Eh, dito kuha ko rito is mahigit kumulang, syempre. Above SRP na, syempre. Kasi na-miss out ko yung initial pre-order eh. Dahil nung time na yon, umorder ako ng bootleg na laruan. Pucha, sana ito na lang pala in-order ko noon. Kainis. So, ito, stand niya. Yan. M16 ba ito? Tapos yung trigger hands niya. Tapos yung sword gripping hands niya. Ngayon, tanungin na natin, compatible ba mga accessories niya kay Mortal Kombat 11 Spawn? Meron na compatible at merong hindi. Ang pinakauna, ang pinaka-compatible sa kanya, syempre, itong stand. So, yan. Stand na siya. Ayan. Oh, para pag malaki man na record setting action figure siya o ano man, yung kaka-proud mo ba yun? Ayan, kasya siya. Dito muna siya, mamaya na natin pakilaman yan. Dagger, kasya rin. Oh, diba? Necroblast, kasya rin. Dapat to sa kanan dahil sa groove niya rito, pero ilagay muna natin sa kaliwa. Tsaka medyo mahirap ilagay siya sa gauntlet arm kasi syempre may tumatama. Ayan, necroblast. Sakto, di ba? M16. Try natin, ha. Kasyang-kasya, walang problema. Oh, see? Angas, oh. Yan. Bano posing muna. Sensya na sa mga pose enthusiasts yan. So yan, try muna natin siyang i-post ng shooting look. Kaya niya ba? Kaya. Ayun. Brut. Oh, so tanggalin muna natin yan. Kakasya rin ba yung claymore na included dito kay Kickstarter? Siyempre, kasyang-kasya yan. Walang problema din. Kung meron kang ganito, tapos plano mong i-recast, maganda kasi hindi lang Kickstarter spawn mo makikinabang, kundi itong McFarlane Mortal Kombat 11 spawn mo rin ikinabang yan. O, diba? Angas, buy. O, see?
kayang-kayang hawakan. Nakasilip na siya sa likod, oh. Excited na siyang ma-feature, pero dito muna tayo kay Mortal Kombat 11. Ang weapon compatibility, yung head hindi kasha, so huwag mo na subukan. Ba't di siya kasha? Kasi iba yung kanyang peg. So, ayan, ganyan siya. O, pero kung kasha sana, ganyan itsura sana. No? Ganda, no? Anyway, talo na tayo dito sa review. Ay, nako. Ito ang pinakamagandang laruan na ni-release ni McFarlane. Sige, pwede rin naman nating sabihin yung 10th anniversary. Oo, maganda nga yun. Pero yung figure na yun, napakatagal ng panahon nilabas yun. Tsaka, meron daw siyang problem sa joints na na-bibrittle yung legs. Ito, solid na solid to. Wala kang po problemahin. Baka may masira rito. Sira wallet mo, sigurado. Kung bibili ka ng aftermarket price kagaya ko. Pero kapag nakaabot ka ng pre-order, sulit na sulit to sa presyong, let's say, 4,000 pesos to 5,000, shipping included. So, yan. Tignan natin yung details niya. Oo. Diba, angas? Meron pa siyang parang, ayun yung ngipin niya, nakalabas. Nakabakat pala. Bakat? Nice. Yan. 360. Ito yung likod. Ito yung kanyang kanan. O, see? Ayos. So, itong figure na to is ang feel niya, hindi siya parang regular McFarlane figures. Like I said, yung skin niya is smooth. So, ito kasi is parang textured. Ito, smooth. Makikita nyo naman yung color difference din nila. So, hindi compatible yung heads nila kung balak mo pag... Pwede naman, pagpalitin mo to, pero hindi siya magiging compatible sa skin niya dahil nga textured siya. Yan. Aim. Ito. Mag-articulation test na tayo ngayon kung hanggang saan ang maximum na maabot ng figure. So, unahin muna natin yung cape, syempre. Hinge yan. Pwede mo siyang ibaliktad. Pwede mo siyang iharap. Yan, yung parang pa-mystery effect si Spawn. Yan, no? Sungit. Ito rin, nasasara. Pero, hindi mo siya masasara dahil tumatama to sa sahig. O, tinatapakan niya. Pwede mo siyang i-extend pabaliktad. Pero, hindi ko mare-recommend yun dahil parang mapapuwersa yung hinge niya. Hindi naman dapat ganun talaga. Ito na lang ang ginagalaw ko usually. So, sa handling ng figure, medyo iffy siya since, yun nga, yung cape nakatakip. So, hindi ko siya magalaw ng tatanggal yung cape. Sana nga tatanggal yung cape eh. Kaso pag tinanggal siya, sirayang dito. Kailangan mong hiwain yan. Anyway, yung head niya, may joint dito. Ay, nakikita niyo yung neck niya. Double joints yan. So, yung sa ulo, may gumagalaw dyan. Atake na lang natin para sigurado. Yan. Yan lang yung peg niya sa ulo. So, ito, itong head niya, ayun o, sculpted din siya ng naka-style. So, ayan, nagagalaw siya. 360 kung gusto mo, pero hindi ko gagawin yun doon, syempre. So, dyan nagagalaw din yan. Ito nga lang din yung concern ng mga karamihan ng collector na medyo naka-slant yung kanyang corset daw, hiyo ko sa kanila. Naka-slant siya. So, parang, sabi kasi ni McFarlane, gusto niyo raw gawin na parang sexy si Spawn. Ewan ko kung paano yun o sa kanya. So nakagilid siya ng ganun, pero sa actual naman hindi mo siya ganun napapansin since most probably pag nakuha mo to is di-display mo lang din siya as is. Anyway, so yung ulo nagagalaw, eto yung shoulders, yan ang maximum nila, hanggang dito lang yan. Eto meron siyang butterfly. Pero hindi siya ganun ka-useful dahil ball lang siya na nakakonnect na ganun na merong malaking cavity sa loob. So parang butterfly din siya pero hindi siya ganun ka-kailangan. So ito, bicep swivel na matigas kasi ito, movable din to itong sa baba. Ayan o, nakikita niyo movable din siya. So sa taas movable. So parang ang nangyari rito, ito may peg tong nakaangat dun. So, ito nagagalaw to. Floating piece lang to. Same as dito. So, elbow joints.
90 degrees. Kayang-kaya sa kanyang kanan, kaya kaya rin ba? Aba, kaya rin. So yan. So ito, itong pinakamalaking issue dyan. So supposedly soft rubber dapat to, tapos may joint sa loob. Mararamdaman mo naman na meron siyang movement sa loob, kaso sobrang tigas nitong part na to. So might as well not use it na lang. So ito na lang. Yan, waste. So ito yung kanyang typical McFarlane legs. So ito yung kanyang tinatawag na diaper. So yun yung maximum niya sipa paharap sa kanan kaya. Ganun din halos split, kayang-kaya. Ayan o, kayang-kaya niya. Kaso ba't mo isi-split yan? So double jointed knees. Tapos boot swivel. Ito rin sa kaliwa meron. Speaking of, dito rin pala, hindi, wala siyang tie swivel dito, pero meron dito sa ilalim ng kanyang pouch. Asymmetric, no? Ito wala, ito meron. So yan, ball jointed foot. Yan, taas ankle rocker. Ayos, no? So ipasok na natin kanyang mga accessories. So ito yung isa sa mga accessories niya, yung hamburger head na tinatawag nila. So ang joints niya dito lang sa leg. So ganyan yung itsura niya lang. Pwede mo siyang iharap, syempre, pero may gap siya dito. Ayun, ay sa leg niya, hindi panday, makikita mo. Although from siguro ganito kalay, hindi mo mapapansin, pero kapag malapitan ka, kitang kita mo yan. So yan, ball joint din yan. So naangat pa ba din yan? Ang unang problema, ayun o, angas, diba? O, see? Lupit! So sa mga hindi nakakaalam, meron din siyang claymore, diba? Removable to, itong part na to, para maipasok mo siya rito sa hand na to. So subukan natin siyang ipasok ngayon. Ayan, see? Mabigat yung sword, so minsan bumababa yung hand sa ayan, o. Yun lang yung isa sa mga issue rito, na hindi niya maiangat yung weapon niya, dahil naturally naglo-loose yung joints. So ito, pasok na natin to. Ayan, ayos. Minsan nga, ayun, like I said, bumababa siya, pero walang problema to ngayon. Ayan, oh, see? So ipasok naman natin kanyang M16. So yan ang itsura niya with the M16 tsaka yung claymore. Angas tignan, no? Supposedly kasi originally statue to. So may mga certain angles yan, kagaya niyan, mukha siyang statue. Pero buti na lang kahit papano articulated siya to the point na pwede mong iba-ibahin yung kanyang post depending sa pangailangan at gusto mo. So madu-dual wield niya kaya to. Subukan natin parehas to actual. Hindi ko rin alam eh, kasi hindi ko pa nasusubukan. So tinanggal ko na yung claymore hand. Ito yung isang shooting hand niya, mahigpit. So medyo may struggle ako sa paglagay, dahil unang-una iniingatan ko rin to, dahil maganda rin tong figure na to. So try natin. Ayun, kaya, kaya mga boys. Ayan, kaya. So dual wield, kaya, walang problema. So angat natin siya. Shooting, kaya ba niya ang shooting pose? Let's see. Siyempre kaya din. Medyo mahirap nga lang, pero sige, subukan pa natin isagad. Since personal copy ko naman to, at siyempre lalaruin ko rin to in the future, sigurado yun. Pasok ba natin to rito? Subukan na natin. Iya, ayun, pasok. Eh, tangina, kinakabahan ako. Baka masira. Ayan. So, pwede niyong hawakan ng nakaganyan. Ayan. Shooting. Ito lang yung maximum na kaya niyang gawin.
So ayan, nakatabingi kaya. Subukan natin. Gawin natin ulit itong hands. Wala, ang gun dun lang talaga. So more on display talaga itong gun. Sayang naman. Pero okay pa rin, syempre. Any kind of bonus is still good. Syempre. Ayan. So susunod nating isasalpak yung kanilang mga necroplasm effect. Alam ba ito? Dalawa lang naman ito eh. Ito. Tsaka ito. Subukan natin ngayon. So ito yung kanyang dalawang necroplasm effects. So ito yung sa kanan, yung mahaba. So parang nilalabas niya yung kanyang lalabas. Yung power niya. Shung, shung, shung. Tapos ito yung dagger. Alam mo, inaaral ko pa rin eh kung paano ipopost tong figure na to. Kasi ang ganda ng articulation niya, yun at the same time, nahihinder dahil dito sa shoulder niya tsaka yung sakit niya. Pero yung feel ng figure, panalong panalo, alam mong built premium siya. Hindi siya yung built lang na parang regular retail McFarlane figures. So masasabi ko nga na hindi siya basta-basta. Hindi siya basta-bastang spawn. Ibang klase yung feel niya. Siyempre, pag pinapanood nyo lang, kung nakikita nyo sa picture, parang nating special siya. Pero, once na mahawakan mo siya, alam mo kung ano yung binayaran mo. Since halos nalagay na natin lahat ng kanyang parts, mag-aano muna tayo. Scale comparison sa mga figures na sa tingin nyo siguro kung pwede o hindi. Mostly, hindi siya pwede sa mga Marvel Legends. Unahan ko na yun. Pero sa McFarlane, kayang-kaya siya. Walang problema. Kagaya ng mga Spawn, DC Multiverse, tsaka yung mga upcoming, siguradong swak to. Swak na swak to. Walang problema dun. Pero sa mga Marvel Legends, hindi kaya. Papakita ko sa inyo maya-maya. So, ito muna-unahin natin si McFarlane Spawn na Mortal Kombat 11. So makikita nyo sa skill, matangkad siya ng onte, pero usap natin tong cape para mas matabi natin siya. Scale wise, compatible na compatible naman. Ayos. Tabi natin siya sa McFarlane na Batman. Ito ang Flashpoint Batman Thomas Wayne. Baba natin yung kanyang pistol. Tingnan natin. Yan. Mahirap na lang siyang itayo. Ayos, diba? Pagtabihin natin sila para makita natin mas lalo. Ayan. Dito muna si Spawn. Yan. Tako muna sa gilid. Tapos, tabi natin siya sa McFarlane Batman. Bruce Wayne to. Hindi si Thomas Wayne. So, sa utol ko to, try lang natin. Mas maganda talaga ang build nito ni Thomas Wayne kesa dito sa Batman na to. Masyadong anime yung itsura. Animated. Tabi natin siya sa Storm Collectibles na Tekken 7 Jin kasama. Malaki pala yung difference nila, no? Mas malaki yung Storm at mas buff yung katawan nila. Oh, ito naman sa mga medyo 6 inch na pwede nating itabi. Ito si WWE Mattel Jeff Hardy. Ito naman si Hasbro Snake Eyes. Custom yan. So pag nagtataka kayo, ba't iba yung itsura niya? Custom figure yan. Pinag-mix ko yung regular release tsaka yung STCC. Share lang. So, ito si Spider-Man with McFarlane head. McFarlane daw yun eh. So, ayan. Although classic yung body niya, McFarlane yung head niya. Hindi sila pwede pagtabi. Pwede siya doon sa 10th anniversary. Kaso, ang hirap na maghanap nun eh. Although may makukuha naman ako, try ko rin siyang i-review pag may time since wala nang updated review nun sa panahon ngayon. So ito yung SH Figure Arts na Vegeta standard. Alam nyo na yung scaling. So sa inaabahaba ng figure na to,
ang summary lang nito at yung matindi niyong katanungan, sulit ba siya? Oo, sulit na sulit siya. Hindi lang sa mga bagay na included sa figure na to, kundi sa lahat, sa presentation, sa mold, sa quality ng figure, sa scaling, sa sculpt, sa paint, panalo lahat. Talagang pinukus siya. Pinukus siya ni McFarlane. So, yan ulit. Kickstarter spawn. Kung meron kang chance na makuha ito ng, let's say, mga nasa 4,000 siguro, 4,000 pesos or $100, take it. Take it. Take it. Huwag nyo nang patagalin pa since itong figure na to, never magkaka-reissue to sa lahat, as sa lahat ng Kickstarter products usually. Once na ma-release na siya, hindi na mauulit yun. So, special siya. So, kung makakita kayo ng $100 o estimate 5,000 pesos, kunin nyo na. 10 siguro, pwede na. Kasi wala ka na makikita rito. Kapag dumating na yung Spawns Universe, sigurado magsa-skyrocket mas lalo yung pricing niyan. Kasi kung magkaroon man ng ganyan na reissue, hindi na ganyan kaganda. More on mass release na siya. Tsaka since bilang lang ang mga taong may ganyan dito, so another point yun sa'yo bilang collector, since yung exclusivity factor ng figure na hindi siya makukuha basta-basta, nasa'yo yun. Eh kung common naman, marami naman ito, pwede ka naman kumuha niyan anytime. May mga bootleg pa for whatever reason, hindi ko alam kung bakit. Kaya kukuha ng bootleg syempre. Kunin nyo na yung urig, lalo na kung konti lang naman yung difference. Lalo na medyo bago-bago pa naman to at maraming color variant. Ito na unahin nyo, yung McFarlane 11. Pero kung meron ka nito at hindi ka willing gumastos ng, let's say, another money, kung wala kang extra o ano man, pwedeng-pwede na tong Mortal Kombat 11 spawn dahil napakagandang figure din nito. Hindi ko siya matayo. Napakagandang laruan din nito. Tsaka sulit siya dahil yung sculpt niya palang panalo na. Wala nga lang accessories. Sobrang laking siya sa accessories. Pero kung gusto mo lang ng magandang spawn, pwede na yan. Kung may 10th anniversary ka naman, kumuha ka pa rin nito. Kasi iba pa rin talaga to. Hindi siya yung spawn na lagi nating o yung nakasanayan natin since 90s, hindi siya ganun. Malayong malayo siya. Tinan mo, nakastatic lang siya pero ang angas niya tignan. Kahit anong angulo mo pa tignan yun, kahit i-display mo lang siya nakaganyan, maganda siya. I-display mo siya naka-clamshell, maganda rin siya. I-display mo nang naka-pose, maganda rin siya. Napaka-pogi nitong laruan na to. Napaka-photogenic niya and at the same time, sa actual, napakaganda niya talaga. Yung kasa body niya, hindi nakaka-bother yan. Tignan mo naman kung titignan mo siya na nakaganyan. Mukha naman siyang pantay. Hindi mo naman araw-araw titignan yung muscle niya. Gigising ka sa umaga, titignan yung muscle niya at pupurihin na napakaganda ng muscle ni Spawn. Hindi naman ganun. Siyempre, yan pa rin. So, salamat sa pag-view nitong video na to. Sana mag-subscribe kayo o ano man, makakatulong yun sa channel. Ginagawa ko itong mga videos na to for hobby purposes and wala akong sponsors pa. So, for enjoyment lang to. Siyempre, stress out muna tayo sa mga nangyayari sa mundo ngayon. So, collecting action figures is a stress reliever for most of us. Huwag nyo nga hayaang matoksik kayo sa pangungulekta dahil si ganito, may ganyan, ikaw may ganyan, di mo afford, magagalit ka. No, enjoy. Enjoy your hobby. Hindi ini-stress yan. So anyway, kung meron kayong chance na makakuha nito, huwag nyo nang palagpasin. Thank you very much for watching and I'll see